Tumayap, gagawa po tayo ng tutorial sa pag-arya po, by step po. Paano po mag-arya ng buya-buya at sa nag-request na aking follower na gusto matuto ng buya-buya ay ituturo ko po kung paano mag-arya. Sa gusto matuto po ng buya-buya ay yung napanood nyo po yung paano magawa ng buya-buya ay kaya po yung title niya at tanuhin nyo lang po. At sa nag-request po ng followers ko ay yan po at ginawa ko na po yung tutorial. Simulan po na natin kung paano mag-arya ng buya-buya. At wala na pong intro kung paano po mag-arya. Yan mga yap. At sundan nyo lang po ang bawat sasabihin ko ng pag-arya ng buya-buya. 16 di pa po. Pwento. So, ibig sabihin kung mag-arya ka po ng buya-buya pag kung may peacefinder ka po ay sundan nyo. Yan lang po ang dipahin nyo. Hanggang dyan lang po. So, may allowance na po yan. Bawasan nyo po ng isang dipa tulad ng 15 o gawin nyo po ng 14 para hindi po magsayad sa bahura. At i-area po natin ang buya-buya kung paano. So, yan mga yap. Ang lalim ay 20 po. At mag-area po tayo. So, buhay po ito ang pamain. Buhay. So, yan po. Buhay po yung pamain natin. Yan, bisogo po. Kahit anong kumain po, bisogo o sulig o yung saging-saging utawagin sa amin. Yan, bisogo ang kumain po natin. At yan po ang gagawin ko, ipakita ko sa inyo kung paano po mag-arya. Okay. Yan. So, kanina po, nakita niyo po sa Pathfinder ay 20 patoms. So, sabitan po natin. Yan. So, ito ay i-arya na natin. Dipahin ko po. Ito yung last line niya po. Yan. O. 1 2 3 4 yan po at tingga na po. So pagdating sa tingga pa, ang last line niya po ay 4. So 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So 20 po kasi nakita nyo kanina 20. So, bawasan po natin ng isang dipa. 20. So, bawasan po natin ng isang dipa. 20. Bawasan po natin ng dipa. So, kaya po may palatandaan. 20. Yan po. So, bawasan po natin ng isang dipa. 1. So, yan. So, ibig sabihin ay 19 na po yun. Kanina ay 20. Nakita nyo sa Pathfinder. Ang lalim niya ay 20. So, binawasan ko po ng isang dipa. So, bago po natin nareha. So, nakahangira po yan ng 3 dipa sa dagat. Hindi po nakalapat sa bahura yan. Okay, yan, ganyan. So, yan mga yap. So, ituturo ko lang sa inyo mga yap sa yung walang pathfinder po, yung mano-mano lang po. So, ganito po. Pag mano-mano po walang pathfinder po, ay ganito rin po ang paraan. Kung wala po kayong pathfinder. So, kailangan may pabigat po kayo para malaman po kung anong lalim ng dagat. So, i-area po natin. Ito, ganito. I-area po po at para malaman natin kung anong lalim. Kailangan nakatutok po yung nylon sa dagat para tuwid po yung nylon bago po kayo magtipa ng nylon para hindi po magsabit yung buya-buya nyo. Kailangan nakatuwid talaga sa bangka yung guwan, yung pabigat nyo. So, tulad yan, umayad na po. So, dipahin po natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So 21 po. So ibig sabihin ng 21 po ang lalim ng dagat. So ang i-area po natin ay doon lang po. 21, bawasan po natin ng 3. So ibig sabihin ay ang 21 ay ko na lang po.
18. 18 lang po yung area natin. O 18, 19, 20, 21. So, ang area po natin na sa Buya-Buya ay 18 lang po. Kasi 21 po yung lalim ng dagat. So, ibig sabihin, nakahangir po ng 3 lipa. Ang call niya para hindi po magsabi sa maura. So, ganoon po yan. So, i-area po natin ulit. Para malaman niya po. Yan. Yan po ang wala fish finder po. Mano-mano lang po yan. Wala po kayo fish finder. So, yan. I-area po natin. So, ang ating last line ay luhay natin ay 4 na lipa. 1, 2, 3, 4. So, 4 po, bago tingga. So, 4, 5, 6, 7, 8. Nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, 18 po. So, kailangan po yung buya-buya, yung tulad na pinakita ko po sa tutorial ay may mga tanda po. So, ito na po yung lalim. 21 po kanina yung sinukat ko po yung lalim ng dagat ay 21. So, 18 na po yung area natin para hindi po magsabi sa baura. So, yan na po. So, maraming salamat mga yan sa inyong panonood. At wala na yung sawang support. At kung naligaw ka man sa channel ko, at tutunan nyo po kung paano magaling ng buya-buya ay pakisubscribe na lang po yung ating channel. Pakipindot na lang po ang ating notification bell para maging update po kayo sa aking panibagong vlog. Kung ano naman po yung ating tutorial o ano naman po yung gusto kong ibabahagi sa inyo. So, ganoon lang po mga yap at maraming salamat sa inyo. Bye-bye po.